Hello, hello mga mi. Tara, samahan niyo akong magluto ng kinamatisang baka. Ay, na, mali. Parang nagbago isip. Ayan mga mi, nag-struggle din ako slightly na kukunin yung baka sa ref kasi nasa ilalim siya. Medyo marami yung nabili namin na baka mga mami, kaya isang slice lang yung kukunin ko dyan kasi kami lang naman ang kakain at wala yung asawa ko. Ayan, pinilit ko talaga siyang tanggalin yung nag-iisang piraso mga mami para maibalik ko yung dalawang piraso doon sa ref. So yan, nilagay ko na lang siya sa cling wrap mga mami kasi hindi ko na pwedeng ibalik yung lagayan kasi masyado na siyang matako ng space. Inatanggal naman na yung isang piraso. So yan, irarap ko lang siya ng cling wrap mga mami para at least hindi siya naka-expose sa loob ng freezer namin mga mami. Ganyan din yung ginawa ko doon sa pangalawang slice. Inirap ko lang din siya ng cling wrap. Ayan nga mga mami, simula na natin mag-prepare ng mga sangkap niya gaya ng bawang. Sinunod ko na rin hiwain yung sibuyas dyan mga mami. Maliit na sibuyas ang gamit ko dyan mga mami kasi galing yan sa probinsya. Tapos ayan na nga yung kamatis. Marami-rami kaming kamatis ngayon mga mami kasi sobrang mura. Nakapabili yung asawa ko ng 3 supot. 20 pesos per supot lang. Parang 1 kilo yata isang supot yun. Kaya bago masira, nag-isip na ako kung paano namin siya ubusin. Ayan nga, pinagtanggal-tanggal ko muna yung isa-isang dahon tapos saka ko hinugasan, saka ko naman siya hiniwan mga mami. Ganito ako maglinis ng gulay na ito. Kailangan isa-isa para at least ma-make sure ko na malinis talaga yung gulay. Ayan nga, nakaprepare na lahat ng sangkap ang mga gulay, kamatis, bawang at sibuyas. Sinunod ko namang hiwain itong baka mga mami. Since mataba siya mga mami, medyo madulas siyang hiwain. Medyo nahirapan din ako slide dyan sa paghihiwa-hiwa. Pero since may determination tayong matapusin to mga mami, kinayo ko siyang mag-isa. Wala naman kasing ibang gagawa kundi ako, diba? Kaya kailangan natin tapusin. Ayan nga, after kong hiwain yung karne mga mami, nag-start na rin akong mag-isa ng bawang at saka sibuyas. Ito yung pinakamabangong part ng pagluluto mga mami, yung pag-gigisa ng bawang at saka sibuyas. After kong halu-haluin yan mga mami, sinunod ko namang ilagay yung kamatis. Ayan, ginisa ko lang muna siya, tapos after mag-isa-gisa ng konti, isinunod ko nang ilagay yung karne ng baka. Ayan, kahit hindi naman masyadong mag-isa yung kamatis, okay lang, kasi maluluto naman siya pag pinakuluan lang. Importante, nag-isa lang natin siya ng konti. Ayan, pagkalagay ng baka mga mami, isunod na natin ilagay yung mga pampalasa. Gumamit ako ng patis dyan, Lori's patis. And of course, tansya-tansya lang ito mga mami, hindi naman kailangan sakto-sakto, depende sa panlasa natin. Naglagay din ako dyan ng asin mga mami kahit may patis na kasi feeling ko mas malasa pa rin pag may asin. And yes, naglalagay na talaga ako ng pampalasa kahit hindi pa luto yung karne kasi nga gusto ko manuot yung alat doon sa mismong karne natin. Ayan nga, naglagay na ako ng maraming tubig para pakuluan ito at maging malambot. So ayan nga, after ng ilang oras, malambot na siya, kaya nilagay ko na mga mami yung kanyang mga gulay. Tinakpan ko lang ulit at pakuluan ng konti para at least maluto yung mga gulay niya. Ayan, tapos na siya, so gutom na rin yung mga bata, kaya ihain na natin itong ulam natin para makakain na. Tara, kain na tayo, ito na yung kinamatisang baka.